Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang Pambansang Pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at tinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Inas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Staff Sergeant Ryan Lanya. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang miyembro ng teroristang Maute Group. Patrolman Kit Morao, ibalita mo. Nagsilbi ng search warrant ang mga operatiba ng CIDG, Lanao del Sur Provincial Field Unit, kasama ang iba pang PNP operating units sa tinutuluyan ng tatlong target sa nasabing operasyon na sina Ahmad Kasim alias Batang Kriminal, Aminola Kasim at Pandi Dimaukong Mama sa barangay Lakadum, Maysu, Lanao del Sur noong Martes. Habang papalapit ang mga operatiba sa nasabing lugar, nakatunog ang dalawang subject na agad na tumakbo patungo sa madilim at bulubunduking lugar na dahilan upang sila ay makatakas mula sa operating team. Sa kabilang banda, naaresto naman si alias Batang Kriminal na nahulian ng isang kalibre 45 na baril, magazine, dalawang bala at empty shell. Kasabay din na inihain ang warrant of arrest para sa kasong murder. Ayon sa investigasyon, si Ahmad Kasim ay membro at taga-suporta ng Maute Group, isang ISIS-inspired terrorist group na pinamunuan ni Omar Maute. Ang naresto ay nasa kusodiyan na ng CIDG Lanao del Sur PFU at naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang ang kanyang warrant para sa kasong murder ay ibabalik sa korte na nag-issue nito. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Morao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Morao. Samantala, tatlong individual na biktima ng motorcycle accident ang kaagarang tinulungan ng PNP Aviation Security Group Medical Team. Kamustahin natin ang kanilang kalagayan sa ulat mula kay Patrolman Christian Austria. Nagbigay ng first aid at iba pang tulong medikal ang medical team ng ABSI Group Field Medical Dental Unit sa tatlong individual na biktima ng aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng West Service Road, Barangay Too 1, Pasay City, nito lamang Linggo ng umaga, ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa report ng nasabing medical team,
nakatanggap sila ng tawag mula sa nakatalagang pulis malapit sa pinangyarihan ng aksidente na agad naman nilang nirespondihan. So pagdating namin doon, medyo ika-ika si vehicle number 1 kasi may tama siya sa paa, tapos yung buong braso niya is kaliwa. Kaliwang braso niya is puro gasgas na dumudugo pa. So pagdating pa lang, naglapat na kami kagad ng first aid. Lahat sila, silang tatlo, binigyan namin ng first aid. Tapos inintay lang namin yung investigador ng Pasay City Police na nakakasakop sa Barangay 201. At nung napaliwanagan na sila ng investigador ng Pasay Police na ituturn over sila sa Pasay Traffic Department, dinala na namin sila sa ospital. Dinala ang mga nasabing motorista sa Pasay General Hospital para sa karagdagang gamutan at masigurado ang kanilang maayos na kalagayan. Actually, thankful sila kasi hindi rin nila expected na pulis yung re-rescue sa kanila, na pulis yung ambulansyang darating, na pulis yung mag-first aid sa kanila. So, may gulat na natutuwa sila na ang pulis pala hindi lang pang law enforcement, may ambag din sa medical. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Glenn B. Singson, ambulance driver at EMT, kasama sina Police Corporal Jerome Ryan Acosta, Nurse PNCO at Pat Melvin Arginto, ambulance crew at EMT, ang nasabing operasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Jayeda Yvonne P. Mauyag. Nagbigay naman ng paalala ang ABSI Group Medical Team sa mga motoristang dumaraan sa nasabing service road. Yung daanan kasi natin dyan sa West Service Road is makipot. Sana sa mga motorista, motorman o kotse, iba yung ingat. Na kahit, kasi minsan kahit gaano tayo kaingat, kung yung kasalubong natin o kasabay natin walang ingat sa kalye, hindi maiiwasan ng aksidente. Kaya hanggat maaari, ingat. Iba yung ingat. At mula dito sa tagapangalagan ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, most wanted person para sa kasong 3 counts of statutory rape, arestado ng mga tauhan ng Manila Police District. Narito ang report ni Patrolwoman Princess Zaira Reyes. Sa pamamagitan ng mandamiento de aresto, Himas Rehas ngayon ang isang lalaki kabilang sa listahan ng most wanted person district level. Makalipas magkasaan ng manhunt Charlie ang mga operatiba ng Special Mayor's Reaction Team sa pamumuno ni Police Major Edward G. Samonte, Chief Smart. Ang nasabing lalaki ay kinilalang si Luisito Andrade, 35 years old, residente ng Tondo, Manila. At nahaharap sa patong-patong na reklamong qualified rape, bisexual assault, at 3 counts of qualified statutory rape. Ikaw ay inaresto ka namin sa kasong rape. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsasabibo. Lahat ng usapin mo ay kung gamitin pabor. O laban sa iyo sa kahit anong uman dito sa Pilipinas. May karapatang ka ding gumawa ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng gobyerno ng libre na hindi dahil mo niya karapatan. Ang nasabing mandamiento de aresto ay inisyo ni Honorable Delight Isa A. Salvador, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 29, Manila, noong Hulyo 6 taong kasalukuyan, kung saan ito ay walang piyansa na inirerekomenda. Pansamantala namang nakapiit ang suspect sa custodial facility ng Special Mayor's Reaction Team. Mula dito sa Manila Police District, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Princess Zaira L. Reyes, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Dahil sa magandang ugnayan ng kapulisan at pamayanan at sa magagandang programa ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay, voluntaryong sumuko ngayon ang 2 miyembro ng teroristang grupo sa Police Regional Office 9. Yan ang magandang balita mula kay Patrolman John Ronald Tumonong.
Voluntaryong sumuko ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group supporters sa ilalim ng Aftermath Organization o CAMO sa Diplaan Municipal Police Station. Ito lamang Hulyo 11 taong kasulukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Vidal L. Reyes, Admin Officer ng Diplaan Municipal Police Station, ang panunumpa ng dalawang supporters ng Communist Terrorist Group sa patuloy na makikipag-ugnay o pagbisita ng mga kapulisan sa nasasakupan nilang barangay. Ang matagumpay na resulta ng voluntaryong pagsuko ng dalawang dating supporters ng Communist Terrorist Group matapos ipahayag ang kanilang pagnanais na linisin ang kanilang mga pangalan at ang pagkakataong mamuhay ng matiwasay. Ang matagumpay na operasyon at ang malaking kontribusyon nito ay pagsisikap tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Zamboanga Peninsula. Ang PNP ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumonong. Balita naman mula sa Rehiyong 12. Anim na miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa PNP na agad na nakatanggap ng tulong pangkabuhayan. Muling magbabalita si ka-PNN Patrolman Nerwin J. Medellin. Matapos ang voluntaryong pagsuko ng anim na dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Sarangani PNP, ay agad itong ipresenta sa lokal na pamahalaan ng Kiamba, Sarangani Province. Nito lamang Hulyo 10 taong kasalukuyan. Mainit namang tinanggap ni Kiamba Municipal Mayor George Jong Falgi ang pagbabalik loob ng mga former rebel. Sa katunayan, agad na nakatanggap ng panimulang tulong pangkabuhayan ang mga former rebel mula sa alkalde gaya ng sako-sakong bigas at mga food packs. Kabilang din sa ipresenta ay ang mga armas na isinuko ng mga ito na kinabibilangan ng 3 unit ng baril na may kasamang magasin at mga bala. Pinapurihan rin ng alkalde ang mapayapang pagsuko ng mga dating rebelde, gayon din sa walang tigil na operasyon kontra insurensiya na mga kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion 12 at Sarangani PNP. Pinangako naman ng kapulisan na kanilang bibigyan ng atensyon ang mga sumukong terorista at aasikasuhin ang mga kaukulang dokumento upang mapabilang ang mga ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Mula dito sa Rehiyong 12, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Hindi naman maipinta sa mukha ang tuwa at saya ng isang 76 years old na lolo matapos matanggap ang handog na bahay ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company sa Rojas, Palawan. Yan ang kwentong inalam ni Patrolman Michael Barjago. Tinupad ng kapulisan ang munting pangarap ng isang lolo na si Benjamin T. Arcayan, 76 anyos at residente ng barangay Nicanor, Zavala, Rojas, Palawan. Nitong Lunes ng Hulyo 10 taong kasalukuyan ay formal na pinagkalooban si Lolo Benjamin ng disenteng bahay sa tulong ng programang Kalingang 2nd Palawan PMMC Walang Imposible. Mula sa dating tagpitagping tahanan ay pinalitan ito ng bagong bahay kasabay ng ika-28 Police Community Relations Month Celebration ng may temang Serbisyong Nagkakaisa para sa Ligtas at Maunlad na Pamayanan. Dahil dito, lubos ang pasalamat ni Lolo Benjamin sa inihandog ng kapulisan na mag-isa na lang ngayon ay natinataguyod ang sarili. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako inyong PNN correspondent, Patrolman Barjago, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Barjago. Samantala, mahigit 3 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam sa operasyon ng Quezon PNP. Tiklo naman ang isang high-value drug suspect. Nakatutok dyan si Patrolman Marvin Avila. Maharap ngayon sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang high-value drug personality matapos masamsam sa kanya ang higit sa 3 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, hapon ng 7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat kay Police Colonel Monte ng Provincial Drug Enforcement Unit,
ng Quezon PPO. Ang suspect ay naaresto matapos siyang magbenta ng illegal na droga. Sa operatiba ng pinagpanggap na isang pusher buyer, kinilala ang suspect na si alias Sam, 23 anyos at residente sa nasabing barangay. Nakumpiska naman sa nasabing operasyon ang 15 sachet at isang knot-tied plastic bag na hinihinalang shabu na may timbang o bigat na humigit kumulang 180 grams at mayroong street value na 3.6 milyon pesos. Ayon kay Police Colonel Monte, matagal nang minanmanan ng kanilang operatiba si alias Sam dahil sa kanyang mga drug activities. Sa pagkakaaresto sa suspect at pagkakakumpiska sa nasabing halaga ng droga, ay maraming buhay sa Quezon ang nailigtas sa posibleng pagkalulong nito sa illegal na droga. Kasalukuyan naman, ang naarestong suspect ay nasa kustudiya na ng Pagbilao MPS habang inaayos ang mga dokumento para sa reklamong haharapin nito. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Marvin Avila, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Avila. Samantala, dalawang suspect din ang arestado matapos matugi sa naging operasyon ng mga tauhan ng Southern Police District, partikular ng Pateros PNP dahil sa pagnanakaw ng tricycle sa Pasig City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Nitong Sabado lamang nang maaresto ng Pateros PNP ang dalawang lalaki at ma-recover ang nawawalang tricycle sa barangay Pinagbuhatan, lungsod ng Pasig. Ayon sa ulat, alas 5 ng umaga ng Sabado nang mapansin ng complainant na si Amparo Bagunas na nawawala ang kanilang tricycle na pagmamay-ari ng kanyang hipag na nakaparke sa Nikdao Compound, Barangay Santa Ana, Pateros. Agad nilang ipinaalam sa pulisya ng Pateros PNP at nagtungo sa lugar ng pinangyarihan. Dahil sa walang CCTV sa pinangyarihan at ayon sa nakuhang impormasyon na pag-alaman umano na minaneho ng dalawang suspek ang tricycle at tumanggap pa ng pasahero papuntang Pasig Palengke ayon sa isakay nilang pasahero. Nagtungo ang pulisya ng Pateros PNP sa Pasig City kasama ang complainant para sa verifikasyon at naaktuhang minamaneho ng dalawang suspek ang tricycle. Nang nilapitan at hinanapan sila ng mga dokumento ay bigo silang napakitaan ng mga papeles. Dito na inaresto ang dalawa at na-recover ang ninakaw na tricycle ng complainant. Kinilala ang dalawang naaresto na si alias Moting, 29 anyos at ang kasabot niyang si alias Fabio, 40 anyos. Ang dalawa umano ay magkaibigan. Ginigiit ni alias Moting na walang kinalaman ng kanyang kasama pero dahil naaktuhang minamaneho nilang dalawa ang kanilang ninakaw ay pareho silang naaresto. Ang suspect number one namin, itong si in the name of Moise Medina, na siya po yung tinuturo na kumuha talaga ng tricycle. At dahil wala po siyang susing hawak, ginawa niya ma'am, nirekta niya po yung ano, yung kapli ng motor, nirekta niya sa ignition para mapandar niya. Nilapitan po namin, hinanapan po namin siya ng mga dokumento, eh wala pong naipakita sa amin. Kaya po yun, inaresto po namin siya dun sa Pinagbuhatan. Ayon sa investigasyon na pag-alaman umano na plano palang dalhin ng dalawa, ang ninakaw na tricycle sa bayan ng Cainta. Balak na po nilang dalhin yung tricycle na yan somewhere in Cainta Rizal kasi yun ang allegedly, yun ang naano po namin na pag kami nakakarnap. Doon dinadala, kinachap-chap ma'am. Nahaharap ngayon ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 at nakakulong ngayon sa custodial facility ng Pateros Municipal Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Arestado naman ang mga tauhan ng Manila Police District ang isang lalaki dahil sa kaso nitong indiscriminate firing at alarmant scandal sa Paco, Maynila po yan. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Janina Aguas. Isang lalaki ang arestado ng pinagsanib ng puwersa mula sa Ermita Police Station 5 at District Investigation and Detective Management Division dahil sa isinagawang follow-up operation sa area ng Cubao. Bunsod ito ng inihain na reklamo mula sa kanyang live-in partner na si Lizelle Anog na residente ng nasabing apartel at mula pa sa tatlong complainant na sina Melvin Yorak, Edme Herbanya at Emmaline Tejada dahil sa pagpapaputok ng kanyang baril. Sa pangyayari, agad na nagresponde ang mga miyembro ng MPD SWAT at EOD kung saan ayon sa unang report ay naroon pa ang suspect sa lugar at may dala umano itong granada.
Nagsagawa ng room-to-room search, tactical close quarter entry at paneling gamit ang canine dog sa buong building upang hanapin ang pinagtataguan ng suspect. Ngunit ni-review ang kuha ng CCTV video. Dito na pag-alaman na kaagad umalis ang suspect pagkatapos ng insidente. Inilala ang suspect na si Lyle Adams Yanguas at nag-ugat ang kanyang mabilis na pag-aresto dahil sa kanyang mensahe na pinarating sa nasabing live-in partner na sila umano'y magkita sa Cubao Bus Terminal. Na-recover sa suspect ang isang .38 na kalibre ng baril, 5 pirasong bala at 2 pirasong empty cartridge case. Samantala, ang suspect na si Lyle Anguas ay nahaharap sa kasong paglabag sa indiscriminate firing at alarming scandal. So, nandito po tayo ngayon sa Paco, area ng Station 5, Ermita Police Station. Responde tayo sa isang kaganapan dito. Allegedly, may isang tao na nagpaputok ng baril. Then, allegedly again, na may dala siyang granada. So, upon arriving at the scene, sa building, inano natin building, nakipag-coordinate tayo sa mga namamahala dito. Pag-check natin, natumbok naman natin yung lugar na pinagyarihan ng insidente. And ang magandang ano rito ay wala naman tayong nakita suspect. But upon reviewing the CCTV, yung CCTV natin dito ay nakalabas na yung suspect. So bago dumating ang mga pulis natin, nakalabas na ang suspect. So we just take another precautionary measures. Nag-clear ang EOD because sinasabi nila allegedly na may granada. Nagpanel ang EOD natin para masiguro natin na walang naiwan na anumang explosive or granada sa loob ng building. And of course, gumamit sila ng aso, chinek yung ano natin. Tinitingnan din natin kung may marirecover tayong mga empty shell or bullet dun sa crime scene until now ongoing ang investigation sa lugar. But generally, clear na po yung area sa building. Mula dito sa Ermita Police Station, ako si Patrolwoman Janina Aguas, ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aguas. Samantala, huli naman ng isang 51-anyos na lalaki ng mga otoridad dahil sa pagkakaroon nito ng kasong kaugnay sa ilegal na pangingisda sa Tangub City, Misamis Occidental. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolman Edwin Baris. Manan mo atag iini nga dito para mutabang kanimo. Kasabtan ba kini mo maong nga kanimod? Arestado ang isang 50-anyos na lalaki na may kasong may kaugnay sa ilegal na pangingisda ng otoridad sa Barangay Miganaway, Tangub City, Misamis Occidental. Ito lamang ay 10 Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Julie M. Buwax, Station Chief ng Ozamis City Maritime Station, ang naarestong suspect na si alias Cornelio, 51-anyos at residente ng Tangub City, Misamis Occidental. Bandang alas 17 ng umaga na maaresto ang suspect sa panguna ng mga tauhan ng Ozamis City Maritime Station, katuwang ang Tangub City Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Misamis Occidental. Naaresto din ang suspect sa bisan ng warrant of arrest sa Section 93 ng RA 10654 o paggamit ng ilegal na lambat sa pangingisda. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Balita naman mula sa Anti-Cybercrime Group. Timbog naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki sa ikinasa nilang operasyon sa loob ng isang hotel. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artisuela. Nilakap ka sa Trinenga, Blake Coercion in relation to 10175. Nitong 4 Hulyo taong kasalukuyan, nagsagawa ng joint operation ang mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Group Unit 6 na pinangunahan ni Police Captain Rexy O. Calubing sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Artemio B. Ricabo kasama ang mga tauhan mula sa Iloilo Police Station 2 na pinamumunuan ni Police Captain Jonah V. Aguiel sa Katrina Lodge, Barangay Nabitasan, Lapas, Iloilo City na nagresulta sa pagkakadakip kay alias Mike, 27 taong gulang, isang call center agent at taga Iloilo City.
Ayon sa biktima, nakilala niya ang suspect noong ikadalawa ng Nobyembre taong 2019 matapos maipakilala ng kanyang kaibigan. Naging magkaibigan sila sa Facebook at kalaunan ay naging magkarelasyon ang mga ito. Ngunit ang nasabing suspect ay nahuli ng biktima na mayroong ibang kasintahan at dahil sa magkalayo ang mga ito ay nahantong din sa hiwalayan. Lingid sa kaalaman ng biktima, nagkaroon pala ng pagkakataon ng suspect na makuhanan siya ng mga masiselang larawan at video noong sila pa nito. At ito ay pinadala sa kanya at sa kanyang kasalukuyang kasintahan gamit ang dummy account ng naturang suspect. At dahil nga sa pananakot sa biktima na ikakalat niya ang mga sensitibong mga larawan at video niya kapag hindi ito nakipagkita, nagdesisyon ito na humingi ng tulong sa Regional Anti-Cybercrime Group Unit 6 na agad namang nagkasaan ng entrapment operation na magyaya ang suspect na makipagkita sa biktima sa isang hotel sa Iloilo City. Ang naturang suspect ay nahaharap sa paglabag sa RA 9995 Anti-Photo and Video Vandalism Act of 2009, RA 9262 Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, at Article 286 Grave Coercion in relation to Section 6 of RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Grande, ako si Patrol Woman Mel Grace Artizuela. Watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Sa tuloy-tuloy na manhunt operation ng PNP, isang top 2 most wanted person ng kalaboso matapos maaresto ng madaluyong PNP dahil sa kasong murder. Nakatutok sa balitang yan si Police Top Sergeant Joy Mariz Mikael. Kukuha lang sana ang lalaking ito ng police clearance sa himpilan ng Pasig PNP. Nang mapag-alaman na siya ay may standing warrant of arrest na kasong paglabag sa Section 22 at Section 28 ng RA 11199 o Social Security Act of 2018 na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Kinilala ang suspect na si alias Christian, 31 anyos at residente ng San Andres, Cainta, Rizal. Samantala, ilang araw matapos maaresto si Christian, ay naaresto rin ng nasabing himpilan ang isang most wanted person dahil sa kasong frustrated homicide. Ang suspect ay kukuha din sana ng police clearance, pero napag-alaman na meron itong standing warrant of arrest at kinumpirma ito ng mga kapulisan ng Pasig PNP sa issuing court kung saan ang nasabing akusado ay may active warrant of arrest na ibinaba ng RTC Branch 201, Las Piñas City. Kinilala ang akusado na si alias Rico, 48 anyos, isang construction worker at residente ng Bungawisan, San Francisco, Southern Leyte. Kasalukuyang nakapiit na sa Pasig City Police Station Custodial Facility ang dalawang suspect habang hinihintay ang pagdinig ng kanilang kaso. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dalawang high-ranking official ng Communist Terrorist Group o CTG ang arestado na ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Yan ang ulat ni Patrolman Kit Morao. Naghain ng warrant of arrest ang CIDG Isabela PFU kasama ang Philippine Army laban sa dalawang matataas na opisyal ng Communist Terrorist Group noong Martes sa Camp Melchor, F. De La Cruz, Barangay Upi, Gamo, Isabela. Ang akusadong si Cedric Casano, alias Michael Cedric Casano, 29 taong gulang, ay inaresto dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020 at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives. Samantala, si Charlotte Porciuncula Velasco, 28 taong gulang, ay sa kasong attempted murder. Ayon sa investigasyon, ang dalawang akusado ay matataas na opisyal ng CTG at nakalista sa Periodic Status Report Threat Group watchlist. Si Casano ay ang sekretary ng Henry Abraham Command East Front Committee Cagayan, habang si Velasco ay may hawak ng posisyon bilang finance officer ng Committeeng Provincia Isabela. Samantala, si Velasco ay ang party wife ni Yoshida Orion, alias Brown, na dating vice chairperson
ng Anakbayan Nasyonal, isang political instructor ng Regional Centro de Gravedad, Regional Operations Command at dating kalihim ng RSDG sa ilalim ng Puerto Nato Gamos Command. Nasa kustudiya ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang dalawang nasabing akusado. Mula sa kapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitanga, pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. Samantala, suspect na tumangay ng isang motorsiklo mula sa isang parking lot ang arestado na ngayon ng PNP Highway Patrol Group. Yan ang balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Hindi na nakapalagpa ang suspect na si Alias Martin, 23 anyos at residente ng Dasmariñas City, Cavite, nang maaktuhan ng Highway Patrol Group sa isang police operation sa kasong anti-fencing ng isang motorsiklong kanyang tinangay sa isang establishmento sa GMA Cavite noong 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ikalima ng Hulyo nitong taon nang dumulog sa tanggapan ng Provincial Highway Patrol Team Cavite ang isang nagngangalang Alias Mark upang mangingi ng tulong na ma-recover ang kanyang motorsiklong tinangay umano sa parking lot sa GMA Cavite. Sa pamamagitan ng CCTV malapit sa establishmento at sa koordinasyon ng HPG Cavite sa Tactical Operation Command Center 4A, patungo sa Barangay Matala, Ibaan, Batangas ay natuntun ang motorsiklo sa kamay ng isang nagngangalang Alias Julius. Nanakita sa CCTV na siya ding umanong pinagbentahan ng suspect nitong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Agad namang nakipagtulungan si Julius sa HPG Cavite para matunto ng suspect na natagpuan sa isang subdivision sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite. Sa CCTV footage, nakakuha kami ng kopya. Nakita doon yung dalawang mag-asawa na sakay ng isang Honda Civic. Nagpunta kami sa bahay ko sa Dasmariñas sa Diamond Village at nakunt namin yung mag-asawa. Sabi sa amin ng mag-asawa na sinasandla sa kanila yung motor, tinasandla, tapos pinibenta sa kanila. Ang ginawa nila para matulungan kami ay sinamahan nila kami dun sa bahay sa tinitiran nung Mark. Okay, tapos habang pupunta kami ro, nasa lubong namin yung Mark, yun, napara namin, na-plot na ituro nila. Tapos yung yung biktima, may-ari ng motor, ay positive niyang na-identify yung kanyang inako ng motor noong repertory sa GMA Cavite, kung kaya agad namin inaresto itong possessor ng motor. Ayon sa biktima noong 23 ng Abril taong kasalukuyan, sakay ng kanyang motorsiklo na isang Honda Click, ay pumunta siya sa isang establishmento sa GMA Cavite at iniwan sa parking lot ang nasabing motorsiklo. Pagkatapos ng ilang oras nang bumalik ito, ay nawawala na umano ang kanyang motorsiklo. Binasahan ang kaukulang karapatan ng suspect at dinala sa HPG Cavite para sa mas malalim na investigasyon at tamang disposisyon. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, 7 puganteng foreign nationals naman ang natuntun sa ikinasang malaking operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrol Woman Mary Grace Artisuela. Nitong 5 ng Hulyo taong kasalukuyan, inihayag ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang matagumpay na pag-turnover ng 7 na aresong foreign nationals sa Bureau of Immigration. Ang mga naaresong individual na ito ay binubuo ng 4 na Chinese at 3 Taiwanese nationals. Ito ay bunga ng masigasig na pagsisikap at pagkukumpara ng PNPACG sa mga pagkakakilanlan ng mga nasabing dayuhan at sa tulong na rin ng mga iba't ibang embahada. Batay sa komprehensibong investigasyon, natuklasan dito na ang mga nagtangkang tumakas na dayuhan ay may mga kinasasangkutang kaso batay sa talaan ng iba't ibang embahada. Ito ay bahagi ng patuloy na operasyon na nagsimula noong 23 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Xinjiang Pogo Hub na matatagpuan sa Las Piñas City.
Ang pagsalakay ng ating kapulisan ay isinagawa batay sa ebidensya na nagpapahiwatig ng potensyal na ilegal na mga gawain, kabilang na dito ang human trafficking, love scam at investment scam na nagtatago sa likod ng isang lehitimong pogo hub. Ang operasyon ay nagresulta sa pagsagip sa halos 3,000 manggagawang Pilipino at foreign nationals. Sa simula pa lamang na operasyong ito, agad na nagtatag ang PNP ng dedikadong human rights desk upang mapangalagaan ang karapatan ng mga nasagip na biktima. Tinitiyak ang kanilang kagalingan at pagtugon sa anumang mga alalahanin na maaaring mayroon sila. Sa kasalukuyan, pinoproseso ng Bureau of Immigration ang biometrics ng mga nasagip na foreign nationals habang patuloy ang pag-imbestiga sa ilan pang mga dayuhan upang malaman kung may mga naunang batas na nalabag sa Pilipinas ang mga ito. Kapag nakumpleto na ang kanilang mga dokumento at sa kawalan ng anumang domestic charges, tinutulungan silang maiuwi sa kani-kanilang bansa ng ating pamahalaan. Taos-pusong nagpapasalamat ang PNPACG sa iba't ibang embahada at ahensya sa napakahalagang kooperasyon at tulong sa pagkakakilanlan kasunod sa pag-aresto sa mga tubakas na dayuhan. Sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan ay nagawa ng PNPACG na gumawa ng mabilis na aksyon at mayarap sa ustisya ang mga ito. Mula dito sa Campo Grande, ako si Patrol Woman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Timbog ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO ang isang lalaki na may kasong estafa. Patrolwoman Manilyn Olarbe sa report. Arestado sa visa ng warrant of arrest ang 43 taong gulang na lalaki na si alias Marvin. Isang civil engineer at residente ng Barangay San Roque, Marikina City. Ito ay matapos ang isinagawang operasyon ng warrant and subpoena unit ng Marikina City Police Station, katuwang ang 2nd MFC, RMFB, and CRPO. Kinakaharap niya ngayon ang kasong estafa sa ilalim ng Criminal Case Number 1-2023, dated March 14, 2023. Si alias Marvin ay binasahan naman ng kanyang karapatan at mas pinili pa ring manahimik. Siya ngayon ay kasalukuyang nasa custodial facility ng Marikina City Police Station para sa pagsasadokumento at pagbibigay ng tamang disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Manilyn Bacaltos Olarbe, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Olarbe. Kasong robbery with physical injuries naman ang dahilan ng pagkakaaresto ng mga tauhan ng Santa Cruz Municipal Police Station sa isang lalaki, bunga ng kanilang tuloy-tuloy na manhunt operation sa nasabing bayan. Ibabalita yan ni Patrolman Joshua Jimenez. Arestado ng Santa Cruz PNP ang isang lalaki sa kasong robbery with physical injuries sa Barangay Rizal, Tagudin, Ilocos Sur, nito lamang Martes, 11 ng Hulyo, taon kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Vincent O. Tadeo, hepe ng Santa Cruz Municipal Police Station, ang suspect na si Romeo Ganado de la Cruz, 57 taong gulang at pawang residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Tadeo, naaresto ang suspect bandang alas 11:45 ng umaga sa nasabing barangay sa visa ng warrant of arrest at may rekomendadong piyansang 100,000 piso. Tinitiyak naman ng Santa Cruz PNP na patuloy sa pagtugis sa mga taong lumalabag sa ating batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Joshua Jimenez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa ating huling balita, 5 miyembro ng Kidnap for Ransom Group ang timbog ngayon ng PNP Anti-Kidnapping Group. Alamin ang report mula kay Police Staff Sergeant Grace Ortiz. Captain Albaytar ng Anti-Kidnapping Group, ha?
Hinumuli ka namin sa kaso na kidnap for ransom. Sa kulungan ang lagpak ng 5 miyembro ng kidnap for ransom group na nag-ooperate sa lalawigan ng Rizal at Karatig Bayan dahil sa ikinasang simultaneous operation ng PNP anti-kidnapping group sa Cainta, Rizal nito lamang Miyerkules ng hapon, Hulyo 12, taong kasalukuyan. 2022 pa nang pinaghahanap ng PNP AKG ang mga sospek na tinuturing na nasa likod ng pangingidnap sa magpipinsan na sina Mark at William Liu. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ramil na tinaguri ang 5 National Most Wanted Person sa listahan ng PNP AKG, alias Jamie, alias Irvin, alias Ronald at alias Richard, na pawang nahaharap sa kasong kidnapping for ransom and serious illegal detention na kumpiska sa naturang operasyon ang isang caliber 45 na baril, mga bala, iba't ibang LTOF ID, PTC4 ID, iba't ibang identification cards, mga cellphones, itim na backpack, itim na wallet, pera, mga mahahalagang dokumento. Narito naman ang mensahe bilang ni Police Lieutenant po sa Colonel isa Ryan sa mga focus agenda ng ating Chief PNP na si General Benjamin Acorda Jr. ang tapat at agresibong law enforcement operations. Ang PNP anti-kidnapping group sa pamumuno ni Brigadier General Rodolfo D. Castile Jr. ay nagsagawa ng simultaneous operations laban sa isang grupo na napaka-notorious sa kidnap for ransom group. No? Nahuli po ang buong team o 5 sa miyembro nito ay nahuli within 24 hours dahil po sa pinaigting na intelligence at operational activities po ng ating PNP AKG, at ito ay nagbibigay ng hustisya doon sa mga naging biktima na ng kidnapping at lalong-lalo na sa aming katropa na si Patrolman Linggayo. Mga notorious po na criminal group ito na kidnap for ransom group na noong 1990s pa ay namamayagpag na sa ganitong illegal na gawain. No? At marami pa po sila mga nabiktima previously. Mula dito sa PNP Anti-Kidnapping Group, ako po si Police Top Sergeant Grace Neville L. Ortiz para sa News Express, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Ortiz. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Staff Sergeant Ryan Lanya. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Try not to die. Ayos ba yung kay Luna? At tingin na ng Luna, ano, no? Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.